Ayun guys, andito pa lang yung magandang side ng Bamboo Grove. Nakapalitan ng leaves. Nakita ko na yung Inkakuji Temple. Bye bye temple! So guys, nakatatlong gabi na ata ako din. Hello guys! Back again with another video. And guys, andito pa rin tayo sa Kyoto. At ngayon, pumunta tayo sa Arashiyama Bamboo Grove. And actually, nandito na ako sa area na yun. And sumakay nga pala ako papunta dito via city bus. And guys, yung city bus nila, pwede nyo ipambayad dun yung Aikoka. So from Agora, Kyoto, Shiho, hotel ko, isang city bus na sinakya ko is bus 11. So if ever naman, kung gusto nyo naman mag-train station, ang pinakamalapit na train station dito is Arashiyama train station. Kaya lang, for me kasi, parang na-discover ko dito sa Kyoto, parang mas life hack dito, mas travel hack dito, kapag ka kayo ay nagsi-city bus dahil nakaupo lang kayo and dadali na kayo ng medyo malapit doon sa pupuntahan nyo compared sa mga train na kapag ka nagtitrain kayo, napakadami pang lalakaran, like pagka magta-transfer and etc. Eh doon kasi nakaupo ka na yung dire-diretso ka na makakapunta doon sa mismong lugar. Ayun guys, super dami pala dito ang mga ano, napakadaming mga bilihan ng stuff. Ayun guys, ang kondo pulo tulogo. Actually, meron ganito sa Pilipinas pero ang counterpart niya nasa Baguio. So, may parang ganyan sa Baguio City. And then, wow, this is so good. Ganito oh. Ang lapit lang pagka nag-city bus kayo guys. So, mag-city bus na lang kayo kaysa magte-train. Para guys, makapunta kayo dito ng mas maganda, depende sa hotel nyo, is sa Google Maps kayo mag-rely. Like, i-input yun lang doon kung saan kayo manggagaling at kung saan kayo pupunta, which is dito nga sa Arashiyama Bamboo Grove. And pa-personalize niya, depende kung ano mas malapit ang bus station for you. Tingnan natin din sa bandang dulo, baka may mas maganda pang picture taking yan. Ganto oh! Wow! Ito gamak, mahalaga atas yan. Actually, dito guys, yung mga parang ganun, pakikita ko, hindi ko alam kung ano tawag, yung parang nakaganyan na upuan na ida-drive kayo. So, hindi pwede dyan dumaan. Dito lang ang mga maglalakad. Ayan. Excuse me. Puro ganito lang yung makikita niyo pala dito. Bamboo Grove and cementerio. Ayan o. Cementerio ba to? Hindi ko sure kung cementerio yan. Oh. Kung ano-ano lang yung iniisip. Eh, cementerio nga. Mayroong mga lapid eh. Na nakasulat. So, nakalagay to not enter. So, di tayo enter dyan. Yes. Parang maganda na dito guys magpicture sa side na to. Parang may vibes na siya. Yoy pa tayo dun sa bandang dulo. Ayan, ito yung sinasabi ko sa inyo. Nakasakay tas igaganyan kayo oh. Hello. Hindi pa niya para siya naka-horseshoe. Kano kaya ay ganyan? Ah! 110 yen. May nakalagay kasi 110 doon. Hindi ko alam. Parang ang mura naman 110. Sakay ako dyan guys. Kung less than 500 yen. Hanapin natin kung saan. Yan. Saan kaya ang okay na way? Teka, tingnan ko lang sa maps. Parang hindi naman maganda guys dito sa area na to. Oh, hindi siya ganun ka okay. Oh, kung makikita nyo doon sa side doon, parang wala. Balik tayo sa kabilang side. Ah, ayan guys, andito pa lang yung magandang side ng Bamboo Grove. Ayun no, super ganda. Kung makikita nyo. Ayun guys, nakapag-picture na ako sa side na to and medyo matagal yung inintay ko kahit gumagamit ako ng application ng pantanggal ng photo bomber. Kasi super dami talagang tao dito guys. Ayun, tiga nyo. Andun na sila sa side doon yung mga tao and ako dito ako sa side na lang na nag-picture. And hindi na ako gagawin din sa dulo guys. Kasi isang street lang siya ng ganito na puro mga bamboo grove na ganyan and nakakapagod. And napaka-init talaga dito ngayon guys. Sama. Tapos yung suot ko, oh, bumabakot na yung pawis ko. Kaya yun. For me naman, best na puntahan nito, lalo na pagka pupunta kayo ng Tokyo. Huwag na huwag yung kalilimutan puntahan yung Fushimi Inari,
Tapos itong Bamboo Grove, kasi guys, ito ang pinaka the best. And guys, yung dalawang temple, yung Kyu Mizudera, tapos yung isang nakalimutan ko yung pangalan, but ilalagay ko dito sa ibaba. Yan guys, yung apat na yun ang dapat yung puntahan pagka nagpunta kayo dito sa Kyoto kasi sobrang sulit. So ngayon, pupunta na ako dun sa isa para makita natin kung ano nga ba ang pinagmamalaki ng gold-plated na temple. Ayan guys, so kalalabas ko lang dito sa Arashiyama Bamboo Grove. And dito sa labas niya, nakikita niyo yung Tenri Yuji Temple. So ngayon, puntahan natin siya. And kung makikita niyo dito, nakalagay dito yung Garden Temple and yung Dharma Hall nila. Merong time. So 8:30 siya nagbubukas. Then nagsasara sila ng latest is 5 p.m. So ngayon, let's go. Ayan guys, so makikita niyo 500 yen yung bayad, garden only, to tour inside of temple, that is additional additional na 300 yen daw kapag ka magtutour sa loob. Ayan guys, bumili ko ng ticket dito sa Tenryuji Temple and yung garden is, ang halaga niya is 500 yen. So dito kayo bibili. Makikita niyo pagka child 300 yen, kapag ka adult 500 yen. So yun yung admission fee. So let's go. Ayan guys, itsura dito. Ang ganda ya. Actually parang mas nagugustuhan ko siya kumpara sa Arashiyama Bamboo Grove kasi ang peaceful dito. Konti lang kasi pumapasok kasi nga may entrance dito. 500 yen. And ayun, no, tignan nyo, doon sa mismong Bamboo Grove, nakikita yung mga naputol na mga bamboo. Kapitbahay lang kasi niya mismo talaga. Ayun, so dito tayo muna sa resting place nila here. Ayan. Ito. Sa mga tourist spots guys, mayroon mga resting place tulad ng ganito. Pero wag muna tayo dyan sa area na yun, doon muna tayo sa dulo. Ngayon, titingin tayo kung meron ba tayo dito makikita nga. Pwede tayo mag-picture na mag... Ay, grabe talaga guys. Yung mga tunog ng tubig dito, yung mga sa mga parang sapa lang nila or parang flowing water, iba talaga yung epekto kapag dito sa Japan nagpo-flow yung tubig. Parang ang sarap sa feeling. Pagka pakikingan mo ganun, iba talaga yung ano eh, yung zen energy na binibigay. Ang cool. Oh, so ito yung temple. Okay. Alam niyo, uso dito sa Japan guys, yung mag-wish kayo tapos lalagyan niyo ng piso. I mean, ng coins. Hala guys, ang ganda. Wow! Ang ganda dito sa loob. Pwede kaya ako dito kahit hindi ako Japanese. Tignan niyo, oh, yung flowing water. Oh. Iba talaga. Alam niyo, parang feeling ko ako lang yung Pilipina dito sa area na to. So guys, nakakatuwa lang yung punta ko dito sa Japan ngayon kahit napaka-init niya kasi transition to ng summer to autumn. So, tingnan niyo yung mga leaves doon. Hindi ko alam kung nakikita niya pero nagko-color red, nagko-color orange, nagko-color yellow na siya. So, okay. Sa paningin, nakikita niya pa. Awis ko tumutulog. So, napaka-init kasi talaga. Pero at the same time, hindi na daw ito yung pinaka-peak ng init. Sabi ng isang Japanese na nakausap ko siya ng straight English. Kasi, ano na, parang medyo lumalamig na yung hangin nila. Pero mainit pa rin guys. Pero lumalamig. So, ibig sabihin mas mainit daw dati pa. And sabi din yung friend ko na nagpunta dito sa Osaka, nitong siguro 2 weeks ago lang, na super init daw talaga dito. Mas mainit pa sa Pilipinas na mga ganitong panahon. Kaya if ever, kung pupunta kayo dito at nagbabalak kayo, huwag kayo magpunta ng August, July, June. Saktuhin nyo na autumn, winter, and spring. Ayan guys, so lumapit ako. Nakikita nyo, oh. Nagpapalit na ng leaves. Cool. Yung color. Ayan o. Oh, ganda o. Oh. Alam niyo yung itsura pa lang pero ang lamig niya sa mata kahit ang kulay niya brown tas white. Lakas mga Korea. Ba't parang Korea yung na-visualize ko dito? Okay. Parang pa-exit na to. Oo nga. Pa-exit na nga. Bye-bye temple! Guys, sige niyo itong mga nakaparado ang car. Oh. Ang liliit. Ang cute. Anong model to? Nissan? Rooks? Ay. Ba't iba naman ito? Parang magkakamukha sila. Iba-ibang brand pala ito pero magkakamukha ng design. Ayan guys, so nakalabas na ako sa isang gate ng Tenryuji Temple at nakabalik na tayo dito sa mismong main road. Ngayon, titignan ko kung meron akong makakain dito or doon sa kabilang temple kasi di pa ako nag-aalmusal. Kasi ang itinerary natin sa vlog na to is tatlo lang. Itong temple na to, yung isang temple na gold-plated tapos yung Bamboo Grove. Then after nun, tapos na ang ating vlog. Ayan guys, so nandito tayo ulit sa bus stop kanina. Di ba dito tayo in-stop kanina nung nag-bus tayo? And ngayon, maghahanap na muna
Hi! And ngayon, maghahanap na muna ako ng kakainan ko kasi hindi pa ako nagbe-breakfast. Kaya ngayon, let's go. Kumain na muna tayo ng ating food for today. First food for today, okay? Ayan, so ito yung nakita ko. Ito agad yung una ko nakita kasi parang gusto ko ng curry ngayon. So, 870 yen yun. So, sana walang additional and hidden charges tong restaurant na to. So, let's go! Ayan. One thirty. Ayan guys, so bilang ko so, curry, salad, rich milk, rich milk tea. Grabe, hindi pa nakita niyo may video. Akala ko na wala yung wallet ko. Nasa likod lang pala ng laptop ko. Ayan guys, ngayon kumain na muna tayo. And this is our first meal of the day. Let's go. Kumain natin kung masarap. Sarap. Lasang curry. Na parang creamy, pero hindi naman siya color green, pero creamy. Sarap. Sarap. Creamy siya guys, na creamy. Kaya lang konti lang yung laman niya for the price of 1,590. Parang kakonti. Pero okay lang. Kasi dito tayo kumain sa touristy place. Hindi naman tayo sa mga ibang place. Like, kaharap mismo ito ng entrance. Yun po. Kaharap mismo ito ng entrance ng tourist attraction. So, ano tayo expect nito, di ba? Tikman naman natin kung salad. Para bago ko maubos, makakasalad ko sa inyong lasa. Ayan guys, yung itsura ng salad. Maliit lang siya. And let's face it. Top them! Ayan na, tingnan nyo. May binibenta dito na. Natawag dyan. Basta yung fish na ano na parang pancake. Ayan guys, andito na ulit tayo sa bus stop and doon tayo binaba kanina. So dito tayo sa bus stop ng Nonomiya and dito tayo sa bus number 11 sasakay. And meron pa tayong isang ta-transfer na bus. Then ito ay patungo, itong ruta na to patungo ito sa Kinkakuji Temple. And hintayin natin, napakainit dito guys. Ayun na, dito naman, ay sorry. So dito sa side na to, dito yung papunta naman ng Arashiyama na Bamboo Grove. So super magkakalapit lang. Kesa mag-train pa ako, at least andito na ako, nag-aabang na lang ako ng bus, then lilipat lang ako ng isang bus, then malapit na tayo dun sa temple mismo na pupunta natin isa. Ayun guys, itong bus 11 yung sasakyan natin, pero kasi dun papunta yan, so yung atin yung pabalik dito sa kabilang side. Hindi ko lang sure kung itong bus number na to, ito na yung last route, so baka mag-maneuver na lang siya. Baka dito din ako sumakay, hindi ko sure. So guys, ayan, bumili ako ng custard cream habang iniintay ko yung bus. Arigato! So, I finally gave in. Let's taste it. So, tikman natin to. First time natin titikman. Masarap! Parang sugar cream pop. Ang kamay. Masarap. Masarap guys. Parang siyang cream puff, tapos yung pinaka-pancake niya, ayun yung pinaka-bread, parang pancake. Yun yung loob niya, thick, oh. Hindi yung runny, ganun, hindi. Diyos ko guys, nakatatlong gabi na ata ako dito. Naparin yung bus. Ang tagal ko na nag-aabang, tingnan nyo. Ito na yung ginagamit ko, umbrella, kasi napaka-init. Dito pa sikat yung araw. Tagal ni Kuya Bas. So guys, ang tagal-tagal ko nagkaantay doon. Nagtanong na ako sa mga tawag dito, sa mga Japanese dito. Ang sabi nila sa akin, wala daw bus kapag weekends, pagka Saturday at Sunday, hindi na dumadaan yung bus papunta dito. Like yung bus pa ganun lang dito. So, ganun na. Tara. Pumunta na tayo doon sa Arashiyama Station sa train nila. Then,
From there, saka tayo pupunta ang Kinkakuji Temple. Grabe. Medyo 1 hour din ang naubos ko dun sa pag-aantay dun. Wala pala, hindi ko kasi alam eh. Sabi kasi sa Google, meron daw. So at least, alam nyo na. Alam nyo na na walang bus kapag ka weekends. Napapunta dun sa side na to. Finally, narating ko din tong JR Saga Arashiyama Station. Okay, dito tayo sasakay papunta doon sa... Well guys, so nga pala itong Saga Toroki Station. Ito yung sasakyan na train na merong magandang scenic view lalo na kung autumn. Napakadaming vlogs na pwede nyo panoorin about ito sa Saga Toroki Station. Kaya lang ako kasi hindi ko na siya pwedeng mapuntahan dahil meron pa ako itinerary pupuntahan na sasabihin ko sa inyo yung mamaya. Kaya ngayon tara na. Punta na tayo sa train. Hey guys, sasakyan na tayo sa train. Parte ng JR line. So sakop to doon sa JR pass na binigyan nyo. No need to pay. Kasi libre to. Kasama ko sa unlimited ride. Ngayon guys, ayan, nag-exit na ako sa Imachi Station. And ngayon, maglalakad lang tayo ng konti kasi yung bus station para dun sa pupuntahan natin ay doon pa. So, let's go! Ayan, tatawid din tayong ganun. First, maaabutan na naman tayo ng go. Kaya pa! Wait lang guys, commercial lang. I discovered na 87.4% ng mga nanonood sa mga YouTube videos ko ay hindi pa nakasubscribe sa akin. Kaya naman ngayon, nire-request ko sa inyo na please mag-subscribe na po kayo sa aking YouTube channel and click nyo na yung notification bell sa tabi niya para lagi kayo updated kapag ka meron akong bagong travel vlog. And actually, almost everyday nga meron akong bagong upload dito sa YouTube. And kung gusto nyo makaalam ng travel updates about me, mga spontaneous trips, mga IG stories at iba pa, i-follow nyo na ako sa aking Instagram account dahil lagi ako dyan nagpo-post kapag kami travel ako. And meron din akong post lagi dito sa aking TikTok account. Dito, updated din lahat ng mga posts ko. Kaya yun lang guys, back to the video. Ayun guys, sakto. 204. Ayan. Ayun guys, so nakasakay na tayo. So, mag-hack-off tayo o baka tayo sa Kinkakuji Temple. However guys, na walang mag-stop doon, i-click nyo to. Yan, pag kinlik nyo i-stop, ibig sabihin yun. Ngayon guys, nandito na tayo. And ngayon maglalakad na tayo, papunta doon sa Kinkakuji Temple. Sundan nyo lang yung mga signs kasi may signs naman. Yan. Siguro hindi ganun kalakihan yung Kinkakuji Temple kasi wala pa ako nakikitang na infrastructure or building na from here. Kasi diba normally dapat makikita na kapag ang mga temple-temple tulad sa Saka Castle, nakikita na yung malayo pa lang. Yung Mizudera, nakikita nyo yun, malayo pa lang. Dito wala. Tignan nyo, oh, ang galing yung ano nila. Nandito na ako kasi sa loob, tapos natutuwa lang ako. Natutuwa sa ganyan na bagay. Kasi guys, nakikita nyo yung host. May mga tubig, so wala didiligan. Wala lang, hindi matutuyot. Grabe, talagang papa-autumn na, oh. Yung mga bulaklak, ay mga leaves. So, ayun, hindi ko pa naabutan ng pure na ganong kulay, na red or orange. Ayan, we're entering the gate. Ayun na, Kinkakuji. Ay, may admission na naman. 500 yan, guys. Ganda, oh. Hindi ko talaga minsan ma-differentiate kung ano yung kaibahan ng mga Korean temples sa Japanese temples. Kasi parang magkamukha lang sila. Even though hindi pa ako pupunta sa Korea, pero parang same lang ng architecture. Mana pa yung Buddhist, mga ganung temple na alam ko na agad, ganun. Pero yung Japanese and Korean temple, kahirap i-identify. Ayan guys, nakita ko na yung Kinkakuji Temple. Ayan guys, alam niyo ba, yung temple na yan ay gold-plated yan, like gold yan guys. And part siya ng UNESCO World Heritage Site, diba? Ganda yun. Dito guys, hindi ako makapag-picture tour ng ginagawa ko sa mga ibang spots kasi tignan nyo, bawal dito yung monopod at tripod. As a solo traveler, nahihiya ako magpa-picture sa iba. Plus, alam nyo, additional facts lang about Kinkakuji. Itong Kinkakuji guys, ano siya, binili lang to, private property to dati, like parang binili lang siya sa isang statesman, then kinonvert siya into temple. Yun yung mga nababasa kong article tungkol dito.
Tapos isa pa sa mga na-search ko tungkol dito sa aking Kakuji, na if ever daw na pagka mag-visit kayo dito is better talaga na autumn talaga yung months na pagpunta nyo. Dahil di ba nga kapag autumn yung mga leaves nagiging color red, na medyo orange ganyan. And kapag ka daw autumn season is punong-puno daw ng mga leaves ito. Kasi may fan guys kung nakikita nyo. And yung mga leaves daw na yon ay naging reflection daw siya na parang apoy. So parang may apoy sa ilalim, tapos yung gold leaf plated mga na second floor and top ng Kinkakuji Temple. Ganun ang magiging reflection and illusion, ganun. Ayan guys, so sa binigay na papel, makikita nyo ang nakalagay yung World Culture Heritage Site noong 1994. Ah, hindi pala UNESCO World Heritage. Or isa lang yun. Hindi ko alam. Nilalagay ko na lang sa text kung tama ako. Then ito guys, tignan nyo yung itsura niya kapag ka-snow. Ay, nag-snow pala sa Kyoto. Ay, na may snow yung mga leaves guys. Tapos yung top niya is talagang punong-puno ng puti. Tapos ito naman yung autumn season na ay nakikita niyo yung mga red na leaves. But napupunta yan dito sa pond. Then ito yung itsura ng loob. Diba? Cool! Ay nako guys, buti meron ako nakita ng Filipino at nakapagpa-picture ako. Ayan yung picture ko. Ayan, buti na lang nakakita ako. Ay, nakakatawa talaga. Kaya kapag ka meron ako dito mga nakikita mga Filipino o Pinoy, talagang lalapitan ko, hindi na ako mahihiya. Sabihin ko, pwedeng pa-picture? Ganun na lang ginagawa ko. Ayan guys, oh. Napalapit na tayo. And ayun pala itsura niya. Zoom ko para makita niya. Leaves daw yan eh. Nakalagay din sa Google ng sinerch ko. Gold leaf. Nakalagay na ganun. So gold leaf daw yan. So pinagtagpitag pa ganun. Or yun yung parang mga edible na gold. Diba? Tapos bawal nga pala magpicture with large group. Ayan. So solo-solo lang o siguro small group. Okay guys, ayan. Unti-unti na natin napupuntahan lahat ng mga napapanood natin online. And thank you. Saka sa'yo. Kasi pinanunood mo yung mga vlog ko. Kundi dahil sa inyo guys, saka sa mga nanonood sa sa TikTok, hindi ko naman ito mapupuntahan agad. So thank you so much for support. For supporting me and my channel. Ito guys yung nakikita ko sa mga vlogs. Ayun o. Mga nagdo-donate sila. Parang wish-wish na gano'n. Ayan guys, sa exit. So bago kayo lumabas, ayan. Mayroon yung mga Budol stores dito. Ayan na. Diba? Burn a holy fire for invocation. Ito ata yung nakikita ko may English-English na part. Ah, wala. Hindi ito yun. Ah, ito. Oh, ito nga. English fortune, guys. Sige. Hard money, 100 yen. Pay down. Chinese, 100 yen. Then 100 yen din sa hangul. Ayan, papababa na tayo. Okay. Ganito sana yung mga stairs. Hindi yung matataas na napakalalaki ng mga pagitan. Dito isa lang. Guys, so tigan nyo, pawis na pawis na ako. Dito sa collar ko, kita na yung pawis. Pero buti dito sa damit ko, hindi ano. And ganyan, malapit na matapos yung vlog natin kasi dito na ang ating last destination dito sa mismong Kyoto. So yun lang guys, stay tuned and abangan nyo pa sa mga susunod kong video dito sa Japan, okay? So yun lang, thanks!